What's up mga kabaro? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kabaro. Ako nga po pala si Francisco Supe, isa pong member ng Nocturnal Dance Company. And yun mga kabaro, bago po ako pumasok sa grupo na to, sa grupong Nocturnal Dance Company mga kabaro, isa po akong estudyante dati ng North Fairview High School mga kabaro. At dun din po ako nagsimulang sumayaw sa eskwelahan na yun na pinag-aralan ko po dati. Tapos one time po, napanood ko po yung grupo ng Nocturnal Dance Company sa YouTube. Wow! Napanood ko po yung iba't ibang sayaw nila, tapos yung iba't ibang laban nila sa iba't ibang lugar mga kabaro. Hanggang sa na-inspire po ako lalo sa pagsasayaw. Hanggang sa dumating po yung araw mga kabaro na niyaya po ako ng isa kong kagrupo sa school na mag-training daw po kami sa Nocturnal Dance Company kasi nakita niya raw po sa post ng isang member ng Nocturnal na may pa-training daw po sila. So niyaya po ako ni Kenrime Odto na yun, pumunta kami sa studio ng Nocturnal para po makisabay sa training. Kasi syempre mga kabaro, opportunity na po yun na makakasama mo sa personal yung mga idol mong mananayaw, yung wow, idol mong grupo, may chance na yun nga makakasama mo sila sa pagti-training. Sobrang saya ako ng mga araw na yun kasi sabi ko, dati napapanood ko lang tong mga to sa YouTube sila, napapanood ko lang sila sa YouTube, sa social media. Pero ngayon, nakikita ko na sila sa personal, tapos may chance pa na makasama namin sila sa pagti-training. Tapos yun, bumalik ulit kami ni Kenrime hanggang sa, yun, gabi-gabi na yung training namin sa kanila. Wow! Actually, hindi pa siya agad training sa Nocturnal mga kabaro. Kasi may tinatawag pa na neophyte nun mga kabaro. Tapos yung neophyte na yun, hawak po yun ng isang member ng Nocturnal Dance Company na si Kuya JM Santarinala. Siya po yung nagtuturo sa aming mag-training. Siya po yung nag-a-assist sa amin sa neophyte. Siya yung nagpapalakas sa amin sa pagti-training namin nung nasa neophyte pa lang kami. Pero hindi siya totally mahirap, masakit, nakakapagod mga kabaro. Kasi kung may gusto kang maabot, kung may gusto kang marating, syempre, pagsisikapan mo yan, kahit mahirap pa yan, kahit napakasakit pa niyan, kahit nakakapagod yan, pagsisikapan mo yan para maabot mo yung gusto. Wala lang yan. Kumbaga, si Kuya JM yung naging way namin mga kabaro. No? Siya yung naging tulay namin para maabot yung gusto namin na yun nga, makapasok sa grupo na to. Yung nagpalakas ng loob namin para mas maabot pa namin yung gusto namin sa pagsasayaw. Hanggang sa yun mga kabaro, dumating na yung mga struggle ko bilang isang mananayaw, bilang isang dancer. Yung struggle na to, alam na to ng mga kapwa ko mananayaw dyan. Yung hindi ka papayagan ng parents mo na umalis ng gabi para pumunta ng practice ninyo, para pumunta ng praktisa ninyo. May kikitain ka ba dyan? May mapapala ka ba dyan sa pagpapractice mo? Mapapakain ka ba dyan pagpapractice mo? Mga ganun. Siyempre nakaka-down mga kabaro kasi yung unang susuporta dapat sa'yo, yung number one susuporta sa mga gusto mo, sa mga gusto mong marating sa pagsasayaw mo, sila pa yung unang hahatak sa'yo pababa. Tapos yun mga kabaro, dahil dun sa mga struggles na yun, may mga time na hindi na ako nakakapunta ng practice namin, hindi na ako nakaka-attend. Hanggang sa dumating yung araw mga kabaro na hindi na talaga ako nakakapunta ng practice namin, hindi na ako nakakaalis. Dumating din yung araw na yun, napatigil na ako, napa-stop na ako sa pagte-training ko sa neophyte. Masakit, syempre, para sa akin mga kabaro. Nawala yung mga pangarap ko na makasama ko yung mga iniidolo kong mananayaw na makasama ko silang sumayaw sa isang entablado. Nag-focus na lang ulit ako sa pag-aaral ko hanggang sa yun, napapanood ko na lang ulit yung sayaw ng Nocturnal sa YouTube, yung mga ilang laban nila sa iba't ibang lugar, yun, napapanood ko na lang ulit sila sa YouTube. Tapos yun, biglang dumating ulit yung isang araw mga kabaro na nakapag-training ko ulit ako sa neophyte, yun, nakabalik ulit ako sa pagti-training sa kanila. Hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy na ako mga kabaro. Hanggang sa dumating yung araw mga kabaro na sinabi sa amin ni Kuya JM na alamin daw namin yung piyesa ng Nocturnal, alamin namin lahat ng sayaw nila para daw kapag kulang yung tao ng Nocturnal, sa amin kukuha, sa neophyte kukuha para may maitao sa Nocturnal. Hanggang sa inaaral na namin yung sayaw nila ng Nocturnal, tapos may nagtuturo na rin sa aming pioneer kung paano igalaw yung sayaw nila, kung paano igalaw to, mga ganyan. Tapos ako, syempre, sobrang sayaw ko nun mga kabaro kasi makakasama ko na sa entabladong sumayaw yung mga iniidolo kong mananayaw. At yun nga mga kabaro, nakakatuwa pa dun kasi nakaka-experience ako ng malalayong lugar na pupuntahan namin dahil sa pagsasayaw namin, dahil dito sa grupo na to, kaya yun, nakaka-experience ako makapunta sa iba't ibang lugar. Tapos yun, hanggang sa dumating na yung araw mga kabaro na
itinalaga na kaming isang member ng Nocturnal Dance Company. Siyempre, bago mangyari yun, mga kabaro, inobserbahan muna kami ng mga kuya at ate namin sa loob ng grupo, sa loob ng Nocturnal Dance Company. Sa Nocturnal po kasi, mga kabaro, hindi sila bumabase sa kagalingan mo sa pagsasayaw. Tapos yun, mga kabaro, nakakasama na nga po namin sila sa mga guesting, sa mga contest namin, sa mga sayaw namin sa malalayong lugar, yun, nakasama na namin sila. At share ko lang sa inyo, mga kabaro, na kapag nasa service kami, papunta kunwari sa malayong lugar na lalabanan namin, hindi nawawala yung sobrang saya namin sa sasakyan, mga kabaro. Kasi nandun yung nambubuli, nandun yung nagpapatawa, nandun yung mga pioneer na sobrang love trip kasama. Tapos syempre, mga kabaro, hindi mawawala yung solid advice sa amin ng mga kuya ate namin sa Nocturnal nung araw na yun, yung bago kami sumayaw sa contest na yun. Yung nasa backstage pa lang kami, talagang pinapaburn na nila kami, pinapainit na nila yung puso namin para kapag sumayaw kami, maging solid, maging mag-enjoy kami. Yun yung sabi nila sa amin, na mag-enjoy lang kami kada nagpe-perform kami sa harap ng maraming tao. Kung magkamali man daw, ituloy lang, basta mahalaga na nag-e-enjoy lang kami sa ginagawa namin. So ngayon, na-apply namin siya kapag nagpe-perform kami, kapag sumasayaw kami sa harap ng maraming tao. Nagagamit namin siya yung mga tinuro sa amin ng mga kuya namin. And yun, mga kabaro, yun po yung kwento ko, and yun yung mga naging struggles ko before ako nakapasok sa grupo na to. At yun, sana nag-enjoy po kayo sa mga pinagsasabi ko. Ayan. Kung may gusto kang pangarap, syempre huwag mong susukuan. Pagsikapan mo kung gusto mong maabot, kung gusto mong makamit. Syempre, dadaan ka sa proseso, dadaan ka sa hirap. Sa una lang yung hirap, pero bandang dulo, makakamtan mo rin yan. Iwala lang. So yun lang, mga kabaro. Peace! So ayan, mga kabaro, kung nag-enjoy kayo sa aming videos, just click like, share, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa bawat videos na inalabas namin. At kung meron kayong mga suggestions, comment down below para malaman namin kung ano mga nasa isip nyo. Usap tayo, mga kabaro. Let's go! Hanggang sa muli, mga kabaro, kami ang Nocturnal Dance Company! Let's go!